itong opportunity ito para dun sa mga walang hanap buhay o kulang yung kinikita pero may hanap buhay, sa mga nanay, tatay o OFW na kailangang suportahan ang pamilya, ino-offer ko ho ang 50-50 o sa madaling salita, hati ang magkapatid. Sa ating dalawa, tayong dalawa. Okay, parang Ray Valera. Sa mga pan ni Ray Valera, kasama ako dun. Tayong dalawa maghahatian 50-50. Ano yung paghahatian natin? Yung professional fee ko. Professional fee. Kung ang professional fee ko ay 100,000, ibibigay ko sa iyo yung 50,000. Sa akin yung 50,000, matitira sa akin yun. Ibibigay ko sa iyo yung 1 million. Kung 2 million professional fee ko, ibibigay ko yung 1 million sa misis ko. At yung pagbigay ko sa inyo, of course, subject yan sa withholding tax at sa mga other taxes. Magbayad kayo ng taxes nyo. Magbabayad ako ng taxes ko. Magparehistro kayo sa BIR para mayroon ho kayong ma-issue resibo. So ano ang paghahatian natin? Napakasimple mga ka-taxpayer kung minamahal. Maghahatian ho tayo tungkol sa negosyong kalupaan. Earth! Yun ho yung ating pag-uusapan, mga ka-taxpayer kung mahal. Ang inheritance tax. Ayan. Kasi po ang inheritance tax ay mayroon pong due date. June 2023. So pag lumagpas ka ng June 2023, ang mangyayari ho dyan, magsisimula na hong tumakbo yung makinarya ng Bureau of Internal Revenue o BIR at unti-unti na hong i-forfeit, ibig sabihin kukunin ho yung property nyo kung dyan kayo nakatira dyan sa lupa ninyo, paalisin kayo kung dyan kayo nagsasaka sa lupa ninyo, hindi nyo na masasaka yung lupa na yan, kukunin na ho ng gobyerno yan. Kung hindi kaya ng gobyerno patakbuhin yan, ipamimigay ho sa iba o ibebenta sa iba. So, iniiwasan ho natin na matanggal yung bahay ninyo, yung inyong tinutuluyan ngayon, dyan sa lupain na yan. Dahil lang hindi kayo nagbayad ng inheritance tax o yung estate tax. At kailangan din ho nating malaman, ngayon na, kung yung property ho ninyo ay nagbabayad kayo ng amilyar o yung real property tax. Kasi pag hindi ho kayo nagbayad for the 5 consecutive years, ay pwede ho kayong mawalan ng kalupaan because kukunin naman yan ng local government. At yung local government, pag sinabi local government, yan ho yung city hall, munisipyo, provincial government. At yan ho ay ibebenta para yung makukuhang proceeds o yung pinagbentahan ay maia-apply sa utang ninyo. Kadalasan wala na hong matitira dun sa perang pinagbentahan. Ngayon ho, kayong mga real estate developers, real estate brokers, real estate agents, kung miyembro ma kayo ng anumang paksyon ng mga organisasyon, ini-invite ko ho kayo na mag 50-50 tayong dalawa. Ang ibig ko lang hong sabihin, 50-50, ha? Hanggang June 2023. Maghanap kayo ng mga may problema sa lupa, lalo na sa estate tax. Paghatian natin yung profit. Okay? 50 sa inyo, percent. 50 sa akin. Kung lupa ang binayad sa atin, 50% ng lupa sa inyo, 50% ng lupa sa akin, at sa mga kasama ko, pwede nating ibenta yan. Okay? So, kinakausap ko rito yung aking mga staff. Maghanap kayo ng may mga problema sa inheritance, lalo na sa lupa. Interesado ko sa bandang Pangasinan. Interesado ko sa banda ng Calaca, Batangas. So, ngayon, kapag may problema dyan, willing ng ex-deal o tayo magbabayad ng buwis, kukunin natin portion ng lupa. At kung sakaling magkasuklian o magkabentahan, o bibigyan ko kayo ng inyong share. Diba? Para meron kayong property na pagtatatayuan ng inyong mga bahay. Yun yung sinasabi ko sa mga empleyado ko at sa aking mga kasama sa negosyo. So,
50-50 tayo, okay? Kontakin nyo si Gia. Ayan yung number niya. At para hindi kayo malito, nilagay ko na rin yung picture ni Gia. Favorite picture ni Gia yan. So, pinalagay niya sa akin yan. Si Gia ang ating tax specialista inheritance. At lahat ng sasama sa atin bilang tax specialista inheritance, mga ka-taxpayer kong mahal, ay tuturuan ko ho kayo step by step kung paano ho kumuha ng certificate authorizing registration katulad ho nito. Ayan. Sa BIR. Dahil ito po ang proof na pwede na hong ilipat doon sa mga heirs yung property ng namatay. Katulad ho nito, ito ho yung dissident. Yan ho yung ating objective. At alam ko yung iba naman sa inyo ay meron ng ganyang hanap buhay. Baka pwede tayong mag-partners o mag-partnership, collaboration, para mas lumaki yung ating operations. Okay? Ang invitation ko is all over the Philippines. Kung sakasakaling hindi ko nakaya yan, gagawin ko sa inyo na yung property. Halimbawa, nasa isang lugar na hindi ko nakayang puntahan, gagawin ko pa rin sa inyo na yung property. Okay? Basta sa inyo logistics, amin ang brain power. So again, tawagan nyo lang ho ang ating mga kasama para makakuha ko kayo ng certificate authorizing registration. At ang tatawagan nyo po ay walang iba sa ating negosyong tax specialista inheritance. Ito pong si Gia. Ayan ho yung number niya. So, mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you for life. See you later.